guys, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ang inyong lingkod dito sa Candelaria Park. Dahil ito lang ang park na pwede kong puntahan dahil mainit. Kalalabas ko lang guys, alam mo nang fasting ako. Ayaw ko lumabas ng tanghali dahil mainit. At kaya ko lumabas dahil bibili ako ng aking mga essential. Makakainin ko mamayang iftar. Mostly fruits. At kakainin ko sa labas. Gusto kong kumain ngayon isda ang ulam. Pero mamaya lang malasize. So yun nga guys, kwento ko lang sa inyo guys yung 87th Davao or Davao Day. Hindi ako nakakover noon kasi nga fasting ako. Ayaw kong ma-tempted sa mga kumakain sa labas, mga hindi ka nais-nais ng kikita ng mga haram practices. So ako'y nagagalak na talagang ang ganda ng pag-celebrate dito ng 87th day ng Araw ng Davao. At siyempre, gusto ko lang din makibahagi sa inyo na maganda ang pamalakad dito ng panggibiyaron dito. Hindi ko man sinabi hindi maganda ang Pilipinas sa pamalakad. Maayos naman ang ano natin. Sunod lang tayo sa kung anong utos ng gobyerno. Sa tayo mga abiding citizen, sunod lang tayo guys. Para sa kaunlad ating bayan. Ayaw natin na magkawatak-watak ang ating bansa. So, dapat magkaisa tayo. Pero, proving na dito sa Davao City guys na talagang safe dito. Saka, maganda ang kanilang mamahala ng gobyerno. Kaya mga tao dito, disiplinado. Ginagalang ang mga nasa gobyerno. Sa Maynila naman, disiplinado din man, pero may talagang ibang mga pasaway. Alam mo naman natin yan, di ba? So, depende yan sa mga lugar. So, sa aking obserba dito sa Davao City, talagang napakaganda guys. Kaya, ito napili kong lugar na tirhan dahil nga masasabi kong this is a place I call home kasi nga safety nga at saka tinaguruan nitong safest city in Southeast Asia. Intro din ng faith kasi dito nga faith ko kasi isa na ako Muslim, di ba? So ganun guys, aking kasamahan pala doon sa UAE na operator din. May hiring galoy ngayon sa Saudi Arabia, doon sa may Jubel, Saudi Arabia, at saka sa Kenya. So nag-isipan ko kung mag-apply ako roon. Makababalik akong abroad guys. So kinontak ko pa yung aking dating kasamahan kung saan agency sa Maynila at kung mayroon silang branches dito sa Davao City. So just in case na may agency sa dito sa Davao City, dito ako mag-apply, babalik ako pag-abroad guys kung pwede pa ako matatanggap pa sa edad ko. Kasi qualified naman ako sa aking trabaho, nahawak ko naman talaga. Kahit saan ako mo ilagay, maging driver man, forklift operator, machine operator, kaya ko pang hawakan yun. Pero applyan ko doon kung sakasakali, kahit forklift na lang. Hindi man gano'ng kalaki yan ang sweldo kasi katulad sa machine operator. Kasi yung machine operator talaga, laki sweldo eh. So at least eh, kahit papano meron yun akong matatanggap na monthly salary. Kasi sa ngayon, di pa ako bumalik apply sa dito sa Davao City dahil nga fasting ako. So alam mo naman sa apply ng BPO dito, talagang maghapon ang ano kayo, hintay sa mga resulta ng iyong interview. Lalo sa mga malaking BPO company dito. Magpasok ko ng alas 10 ng umaga, kakalabas ka dyan, alas 8 na ng gabi. Pinakamahaga mo nila, alas 5, alas 4. So, sa tagal ng processing at saka matagal kasi may first interview, second interview, third interview, saka final interview. So, just in case kung maka-abroad ako ulit, sana nga, mag-ipon na talaga ako, magkaroon ako ng, kung mag-ipon na ako ng konti, mag-ipon na talaga ako ng konti para mag-ipunan ko sa pag-negosyo dito rin sa Davao City guys. So yun nga, hinihintay ko lang na mag-message ulit sa akin yung dati kong kasamahan para magkasama-sama kami ulit kasi alam ko mga dati kong kasamahan sa UAE na sa Saudi na lahat ngayon. Namimiss ko na yung trabaho namin guys. So yun guys, at ako ipunta ng SM City. Ito ko ngayon sa Termera guys, bibili ako ng mga essential. Pwede ng floor. Wala pa dyan, nandun, no? Ganda si Ruti Mirado sa pinakataas, oh. Dito yung pinaka-warehouse ng Dunkin' Donuts. Semi trans. Lakad lang ako. Yan, oh. Magka na itong time bits. Dito na ako sa SM parking area, yan o. Kasi nga, balak ko kung bubili ng prutas, tsaka tinapay.
sa mga iba pang essential. So see you inside SM City. So guys, dito na ako. Lumabas ako ulit sa SM, may palamig. Dito na ako bumili sa loob, pero parang pira ng mga namimili sa supermarket, eh, rush hour na yun. Dito, uwi na ako, doon na ako sa terminal bibili ng pamakain ko para sa protas. So yun lang guys, lalakad lang ako rito. Sasakyan ako banda sa unahan. At wala na magkano araw. Maganda maglakad. So yun nga guys, nag-chat sa akin yung dati kong kasamahan sa Middle East. At halos lahat ng mga umalis mga kasamahan ko doon sa UAE, yung mga nag-resign, nasa Saudi Arabia sila ngayon. So try ko kaya sa Kenya. Kenya daw may ano doon eh. May bakantira doon sa Kenya at saka sa Jubail, Saudi Arabia. Yun, hindi ko napuntahan ng magpunta akong Saudi. Sa Riyadh lang kasi ako eh. Hindi ako napunta ng Jubail. Try ko kaya doon. So, kontakin ko dati kong visor. Kasi isa, yung visor ko sa UAE, nandun na raw sa Jubail. Sir Eric, eh kung nadinig mo ako dito sa, o nakapanood ka sa aking vlogs, baka po pwede pa ako dyan. Kung ano meron dyan, pwede ako sa forklift, driver, or machine operator. Or bagging operator, palletizer operator, kahit anong klaseng trabaho dyan sa planta na related sa petrochemical plant. Eh, baka pwede pa ako. Kaya ko pa naman, kahit sa edad ko na to. So, inshallah, makapagka-upload po ulit. Dahil kailangan eh. Mas malaki may ipon natin pagka doon tayo eh. Sa Middle East. Kasi nga may ano doon eh. Dollar. Dollar ang value, diba? So retired muna ako dito guys. So guys, sila muna ako sa sarang ito. Nailan siya kayo mag-flexible share at mag-subscribe sa akin channel. Diyon kalit ka rin na. Ganun sa second channel ko. Diyon ka rin ang TV. At saka sa pangatlong channel ko, Big Time Hall TV. Bye bye! Our love is alive, so where begin? Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.